Patay ang isang ginang matapos mahulog ang sinasakyan niyang van sa ginagawang tulay sa Cavite. Pero hindi pala ito ang unang beses na may nahulog na sasakyan sa tulay. Magbabalita si Gary De Leon. Pahirapan ang pagtanggal sa mga pasero ng puting van na ito na nahulog sa ilalim ng ginagawang tulay sa Obispo Tansa, Cavite kaninang umaga. Bago nito, isa pang kotse ang naunang nahulog. Nung 11 o'clock po ng gabi kahapon, merong kotse na galing sa Naig direction papuntang Tansa proper. Nahulog po yung kotse doon, sakay po yung tatlo ding mga pasahero. Pero wala pong namatay. Matapos ang unang aksidente, may nakalimutan daw gawin ang mga nagbabantay sa tulay. Maiiwasan daw sana ang ikalawang aksidente kung saan nahulog ang high ace van. Kung naibalik lamang daw sana ang mga drum na ito at mga early warning device na nakalagay na unang nasagasaan ng kotse, kaya nang dumaan ang high ace van, wala itong nakita at nahulog na ito tuluyan sa tulay. Sa lakas ng pagbulusok, sumalpok ang passenger van sa mga simento at bakal na nasa ilalim ng tulay. Agad isinugod sa ospital ang tatlong magkakamag-anak na biktima. Pero binawian ng buhay ang ginang na si Daisy Valle. Ang mister niyang driver ng van may iniindang sakit ng katawan pero ayaw magpadoktor. Patuloy naman nagpapagaling ang 14 anyos na si Dino. Galing daw sa pamimili ng paninda ang pamilya Valle at pauwi na sana nang mangyari ang aksidente. Kailangan po talaga ng tulong ng operasyon para sa kapatid ko kasi yung labi po niya nasira po hanggang sa ilalim po. Marami po siyang pilay sa katawan, tapos may mga sugat po. 2 taon nang ginagawa ang Obispo Bridge, pero nito lang daw tuluyang binutas para lagyan ng semento. Bumisita na sa lugar ang DPWH at nangakong tutulong sa mga pamilya. Tuloy naman ang imbestigasyon sa nangyaring aksidente. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.